Okay, okay. At alam niyo naman siguro kung nasa... Aray! Ay! Alam niyo naman siguro kung nasaan tayo ngayon. Nandito tayo ulit sa may Super 8 Monumento. At alam ko, pag every time na nagbablog tayo dito, dito sa may Super 8 Grocery, eh, ang daming views. Sana dumami yung views pa rin dito sa Super 8 Monumento. At kaka-new arrival lang nila, November 6, 2019. At kaka-new arrival nila. Kasi nung isang araw nang galing tayo dito, wala nang mga damit, talagang ano na lang, tira-tira na lang, wala nang sapatos. Tinanong ko yung ate nung bantay rito, nagbabantay na kailan new arrival nila, hindi pa nila alam. Sabi ko, iwan ko yung cellphone number. Nung isang araw yon, tapos yung nangyari, kinabukasan, kagabi ay nag-text sila sa akin na new arrival sila. Ito na ngayon, November 6, kung mapapanood nyo ito, mismong araw. Itong araw na ito, itong gabi na ito, napapanood nyo ito ngayon. Kasi nga, pero hindi gabi ngayon ha, i-upload ko siya ng gabi. Alam nyo naman siguro, para ma-relax naman kayo kapag pagka-uwi nyo ng eskwelahan, sa work, sa office, kung saan-saan man kayo gumagala-gala man. Pasukin na natin ito, dami natin dal-dal ngayon eh. Daming solid. Kaya napapansin nyo, naka-earphone ako kasi nga, malakas yung music, kaya baka hindi nyo ako marinig, baka makapirate pa tayo. Tara na, pasukin na natin ito. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kill 7 Matthew's sacred stone. Okay, at nakalimutan natin mag-intro kanina. What's up sa inyo mga chong? Kumusta kayo? Ano pinagkakabalaan nyo? At ang pinagkakabalaan natin ngayon ay nandito tayo sa may 3J Risas ng Monumento. Dito sa may Super 8. At alam nyo naman siguro, ayan. Kung napapansin nyo kasi pangalan nito is Hong Kong Circus. Sabi ko na sa inyo is parte ito ng 3J Risas nga. Hindi ba na yung pangalan yung mga bakit? Basta parte pa rin ito. Ang story nila. Ang pahintay nyo, say na natin ito. Zero na natin ito. Okay, at abangan nyo yung nag-post ako sa community, sa community tab ko, at yeah, marami nag-vote ng yes. Yung tinanong ko kasi ron is, Ukay Shoes No Edit Challenge, yan. Para maiba naman, matrail yung ukay-ukay natin. Gusto ko yan. Gusto nyo rin nyo naman, diba? Yan, marami. More on nag-yes na, siguro. Konti pala nagbumaboto, yung last check ko is 42 votes. Siguro maya-maya lang yung 100 na yan. Ayan, hintayin nyo na lang yan. Gagawin natin yung ano na yan, yung no edit challenge dito. Mismo sa ukay yan. Pero hindi dito ah. Hindi ko pa alam kung kailan pa yan. Basta abangan nyo yan. Abangan, exciting. Alright. Pakita na natin yung mga sapatos dito. Puro tayo daldal kanina pa. Kanina pa tayong dumadaldal. Isa-isay na natin yung mga sapatos dito. At unahin natin to. Ito pang basketball shoes. Itong KD. Ayan siya. Size 9 siya. Nakikita ko naman, wala siyang price pati sa apparel niya. Kaya nabala magtanong kung interesado kayo dito sa sapatos na ito. Sunod, sa mga naghahanap dyan ng LeBron James. Ayan. Ayan lang, dito tayo mahirapan. Wala naman yung pressure rito sa mga nakalagay sa outsole. Kaya nabala, basta ito is 9.5. Siguro mga nagkakalaga to. Kasi mga presyon dito nila is mga 1,200, 1,800, mga 2,200. Ayan. Pero di ko alam kung ano yung mga presyo na yan. Eto, sunod natin ito. Ayos na ayos to, pang basketball shoes oh. Itong Reebok. Wala talaga yung mga presyo nila rito. Diyan ako nahihirapan talaga. Kaya, yun yung nakatamad na ano ipakita eh. Pag walang presyo. Pero, size na lang sabihin ko sa inyo. Size 10. Ayan siya. Lahat, walang price dito sa taas. Check natin itong ano na to. Wala rin presyo. Ayan lang. Ay, pasensya muna kayo kung wala mga pressure rito. Pero solid na may mga sapatos dito. Ito pa.
Mamaya tanimin natin yung presyo, pero sabihin ko muna sa inyo yung mga size 10.5 naman nito. Anta ba to? Parang anta siya eh. Ito naman, LeBron James ulit. Size 9.5 siya. Ayan. May konting heel drag na ng konti rin. Alright, tinanong ko na rito kung magkano yung mga presyon dito, mga price range. Ang pinakamataas na presyo nila is 2,200 pesos. Diba sabi ko sa inyo, kabisado ko na ito eh. Pag nagpa-presyo sila, yan, may pababa na eh. 1,600 pababa. May mga 1,800 yan siguro. Papait ko na lang sa inyo or sasabihin ko na lang sa inyo yung mga size dito at kayo na bahala pumunta rito at tanungin yung presyo mismo nun. Pero alam ko naman siguro may discount yan eh. Kahit new arrival sila ngayon. Subukan nyo lang tumawad kung magaling kayo, di ba? Parang maniligaw lang kayo sa ano, sa may counter nga. Ayun lang. Talagang ang pinakamataas talaga ng pressure ito is 2,200. Ayun na, pababa na pababa. Sabihin nyo lang sa inyo yung size. Pero wala talaga eh. Pasensya muna kayo mga chong. Isa-isayin pa natin yung mga sapatos dito. Okay, tapos na tayo dito sa row na ito. Dito naman tayo. Let's try this one. Itong Adidas. Alam mo tawag na anong tawag ang Adidas to eh. Ano, boost din siya, pero hindi ko alam anong klaseng boost ito. Para dito sa sapatos nito is size 10 and a half siya. At kayo na bahala magtanong kung magkano ito. Doon, tanungin nyo sa way bantay ron o sino man yung nakatayo dyan na nagbabantay. Tanungin nyo na lang. Sunod natin itong Nike. Pasensya lang talaga kayo. Pasensya na muna mga chong ha. Ito naman sa Nike nito is size 9.5. Next is Nike Roshe Run, size 12. Oh, laki na ito, kita nyo naman. At walang ka-heel drag, walang toe drag din. Ito, running shoes, Nike Zoom Structure 19, no? Oy. Kahit tinitingnan ko na yung magkapare sa ilalim ng sapatos, wala talagang presyo. Para dito is size 9.5 siya. Sunod naman is Mizuno. Yung malang, lalaki ng mga sapatos dito ngayon. Ha? Size 9 siya. Wala talaga. Oh? Diba? Nakikita nyo naman siguro mga chong eh. Kaya nabala rito pumunta. Ito naman is Nike Air Max. Size 9. Ayan siya. Ganda na ito. Oh. Kapag walang presyo talaga, tinataban talaga ako. Ayan na, i-vlog eh. Pero try ko para syempre new arrival at napakarami talagang solid dito pagdating dito panag yung new arrival. Ito, Adidas EQT or Equipment. Size 8 siya. Ayan. New Balance 998, size 10 siya. Wala na naman din yung presyo. Dati naglalagay sila ng presyo, ewan ko lang kung bakit. Wala ngayon. Hohoy, Adidas Cloud Foam oh. Ay lang, may konting sira lang. Ah, magagawa naman ang solusyon yun eh. Dikit lang ang kailangan yan. Tingnan nyo, di ba? Size 10 and a half and no price tag again and again. Pero ang ganda na ito sa patos na ito. Dito sa Adidas Jubilars, small size lang siya, size 6 and a half. Ayan, heel drag lang, pero overall, good na good pa. Hoy, ayan sa ilalim, may dumudungo na Babesta. Ganda oh. Size 7. Ito kasi yung Babes na may hawig sila ni AF1. Ewan ko lang. Ginaya lang ito ni Babes na ata si AF1 eh. Ayan, ganda. Babes na. Wala lang na naman yung presyo. Kayo na bahala. Ayan. So yung sasabi sa inyo rito is pinakamataas na presyo is 2,200. Pababa na yan. Ayan. Mahihirap mag-adjust. Kaya ako lagi nag-a-adjust sa inyo mga chong. Kayo pa ba? Malakas kayo sa akin. Itong Nike is size 8 siya. Tingnan nyo naman. Look at that. Wow! Nagbablur na naman. Focus ka. Yan. Dito naman sa ilalim is natira mga pang running shoes. Ay nahalo ang maliliit na size. Ewan ko lang kung mga pambabae na sapatos yan. Doon naman tayo sa kabila. Ngayon lang tayo nakakita ng Jordan ng ganito. Size 7 siya. No price tag ulit ah. Hindi ko alam kung kanina signature to. Alam mo kay Carmelo Anthony to eh. Carmelo Anthony ba? Uy, Puma. Ayan. Ayos na ayos tong pangarabas. So, tingnan nyo naman. Sobrang gaano lang niya. Size ng UK, size 8. US naman is size 9. Uy, syempre, itong ating kaibigan, di rin mawawala. Itong Reebok Pure Light. Size 11. Ayan, wala namin presyo.
Basta tanihin nyo na lang sa mga nagbabantay dito para ma-aware kayo. Kaya inuulit-ulit ko, baka mamaya kasi pinapass forward nyo, baka nalagpasan nyo yung mga sinasabi ko kanina. Dito naman is Nike Air Horace, and also is size 9 siya. Para dito sa sapatos na ito, ayan o. Kayos tong pamorma. May konting kandumihan lang, pero okay na okay ito. At i-customize nyo, gaganda ulit ito. Kuwapo na ulit. Size 10. Ayan siya, line price. Ito naman is New Balance 1600. Size 9.5 din. Ayan o, puro halos lahat ng mga sapatos dito sa mapapansin ko. Ay, mga size 9. Nag-focus ka. Nagba-blur na naman. Mag-focus ka. Yan. Nadali mo. Hoy, Skechers. Na napakagahan lagi. As always naman eh. Size 8 din. Kaya nabahala rito. Tumingin sa outsole. Overall naman, also good. O nga pala, munti ko na hindi mapakita sa inyo ito. Itong New Balance 574. Medyo hindi ko na masyado makita yung size tag niya. Pero tingnan natin sa isa. Kitang-kita niya naman, no? Malabong-malabo na. Pero tansyado ko is size 10 or size 10.5 ito. Alam niyo na, wala lang mga pressure dito. Ay, wala nang nakalagay. Ito, Jordan, no? Small size lang. Size 6. Okay, alam ko na alam niyo ay may naghahanap sa inyo ng mga Air Force 1. Ayan. Kasi marami kasi mahilig mag-customize or mag-restoration sa mga Air Force 1. Lagi na lang ito yung mga ginagamit nila. Ito, para sa mga naghahanap niyan, ayan. Check natin yung size. Okay, para dito sa sapatos nito is size 9.5 ulit. Ayan siya. May heel drag lang. Pero overall, also good. Kunin nyo na to. Para sa mga naghahanap dyan, yung presyo, tanongin nyo lang sa bantay. Or kaya doon, tanong na lang kayo sa may cashier. Continue tayo dito sa may Adidas na high cut. Hanggang niya, size 8. O nga pala, dalawa pala yung Air Force 1 dito, kung di nyo alam. Ito naman is mid cut. Size 8.5 din. Ayan, lagi naman ang problema rito is madilaw-dilaw lagi yung midsole niya, ayan, yung outsole niya. Okay yan, madali na naman solution niya kasi marami na rin nagko-content about sa restoration, about sa mga Air Force 1 na yan, kung paano papotuin. Itong New Balance, oh, baka may naghahanap sa inyo na itong ganitong sapatos na, klaseng sapatos na ito. Size 9 siya, ayan, at alam nyo naman, wala namang pressure rito na alagay. Eto, ganda ng colorway niya. Black and white, Nike. May nalagay sa likod is gold. Okay. Wala na. Pareho wala ng size tag. Tansyado ako is mga size 9 ito or size 9.5. And again, wala na may price. Kaya nabahala. Pumunta man kayo rito, tanuyin nyo na agad dito yung mga presyo. Para kung may trip kayo na gusto, puntaan nyo na rito sa may Super 8 Monumento. Ito si Moran, may mga sandals sila rito sa ilalim. Ito yung last na ipapakita sa inyo, itong Vans. Okay, size 12 siya. Okay na tayo dito sa side na ito. Proceed naman tayo doon sa kabila. Ayan. Okay, dito may mga price naman dito. Ito, tulad na ito, New Balance. Size 10 siya, 1,600 pesos. Para naman dito sa Reebok na ito. Size 10, 1,500. Ohoy, Adidas, oh, size 9 and a half. May heel drag lang dito. Tingnan natin sa kabila. Ayun, yung presyo niya, 1,600. Oh, ito. Ito ang pinakamasarap sa pa, itong Skechers na ito. Okay na okay, binabagayan kung ano yung mga forma mo. Size 10 siya. Wait, paano nito yung price? Ayan nga, 1,600. Ito, kailangan na ito ng matinding restoration, oh. Size 8 and a half. Adida Superstar. Ayun yung problema niya. Then, ang price niya, 1,600 din. Ayos na ayos pa to. Para dito, sa New Balance. Ayan. Size 10.5, 1,600 pesos. Para dito sa band, size 8.5 siya, and also is 1,600 pesos. Sa mga minamad kong girls dyan, kayo na bahala rito. Ayan, tignan nyo mga pumabahay na sapatos. Ayan, hindi ko na isa-isa yun yan.
kasi may hirapan tayo kasi nga halos lahat ng mga presyo rito ng mga sapatos. Walang price na nakalagay. Oh, konting sulyap lang dito mga girls, itong Converse. Oh, ganda niya. Kaso, problema na nga, walang price. Alam niyo naman siguro yan. Ayan pa, ayan. Sulyapin niyo na lang at kaya nabala. Karamihan dito, small size na ng mga pamabahay na sapatos. Ayan pa, marami dyan. Patong-patong yan. Ayan, ayan, doon-doon. Ayan, ayos na tayo. Okay, at dahil nga na-stress tayo, kakaharap mga presyo, yun pala, karamihan talaga ng sapatos dito is walang mga presyo. Dito na lang tayo, mag-proceed sa mga damit. Ayan, new arrival lang dito. Hindi lang sapatos new arrival, kundi mga damit, mga garments, mga pamabahay, lahat na new arrival dito. Kasi nga, kapag talagang nag-new arrival sila rito, lahat ng kagamitan dito, ano na, bagong-bago. Like, ayan, mga polo, baka may nag-anap sa inyo yan. Ito is Uniqlo. Small siya. Kaya sa mga naghahanap dyan, pang trabaho nyo. Sa mga formal na, semi-formal na pormahan yan. Ayan, may mga long sleeve, polo shirt, ayan, mga t-shirts. Ito, may natatanong ako rito. Kung may pera lang ako, naka-score na ako rito ng jacket. Ayan, ganda, sold out. Pero wala siyang tatak, hindi ko maintindihan yung tatak niya, in-check. Pero ang ganda siya, tingnan niya naman. Oh, ayos na ayos pa morma to. Ayos na ayos to, tag-ulan na ngayon. Dito maraming jackets. Oh. Solid na solid. May mga crocodile. Natatak na ito. Hindi ko alam yan. Next. Eh, para sa mga shorts. Ito, camouflage na naman. Oh. Pagka may mga camouflage pa lang nakalagay na sa mga damit. Ayan, talaga. Ay, in love talaga ako pag camouflage. And army talaga siya mismo. Ganda, oh. Ito, natanggal na sa ano. Pagkakaipit. Ito sa araman, oh. Basta maraming solid dito. Ayan pa. Dami, oh. Spoil ko lang kayo. Spoil lang. Ito, isa pang camouflage, oh. Ayos to. Pang basketball, oh. Dry fit siya, oh. Ayan, oh. Ah! Paliktaran siya. Ayos to, ah. Uy, yeah pala eh, chocolate oh. Tingnan nyo naman, ayos to. Paunahan na lang din kay Rito. Puntahan nyo lang, dito lang yan sa may Super 8 Monumento. Sayang lang talaga tong shirt na ito. Paunahan na lang kay Rito. Malaki lang sa akin eh, sinukot ko ba para tuloy ang bagong tuli. Ayun, chocolate yan oh. Tatak oh, hype na hype yan. Iwan ko na lang dito yan. Kaya nabahala dyan. Alagang 320 ata para sa mga shirts. Bye bye, ingat ka dyan. Okay, at ayun lang sa araw na yun. Natatawa ko sa sarili ko eh. Ayun lang, maraming salamat sa pagsama. Hindi ko napapabayan to. Muli, humingi ako sa inyo ng pasensya. Dahil nga sa mga sapatos na walang presyo. Kaya nabahala kasi nga pinakamataas dito is 2,200. Ulitin ko ulit, 2,200. And siguro mga presyon dito ng mga 3Gs kasi nga is mga 1,800, 1,600, mga 1,200. Siguro yung mga pamabahay na sapatos kaya mura na. Kaya muli, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsama sa araw-araw na ito. Basta hintayin nyo na lang, abangan nyo na lang yung Ukay Shoes na no edit challenge na yan. Tatry natin yan para may thrill naman itong pag-ukay-ukay natin. Kasi ilang lagi kasing content natin kaya gusto ko maiba naman tayo. Magkaroon naman tayo ng mga challenge na yan. Muli, ito si Martin Chongson na nagsasabing, harapin ang liwanag, talikuran ng anino, mayo kayo at magpakarami. Puntahan nyo na to, ang daming solid. Hindi lang mga sapatos, kundi mga damit. Hindi ko lang pinakita kasi nga, sapatos talaga target natin. God bless sa inyo. Okay, at ayun lang sa araw na yun. Natatawa ko sa sarili ko eh. Ayun lang, maraming salamat sa pagsama. Hindi ko napapabayan to. Muli, humingi ako sa inyo ng pasensya. Dahil nga sa mga sapatos na walang presyo. Kaya nabahala kasi nga pinakamataas dito is 2,200. Ulitin ko ulit, 2,200. And siguro mga presyon dito ng mga 3Gs kasi nga is mga 1,800, 1,600, mga 1,200. Siguro mga pamabahay siguro. Siguro yung mga pamabahay na sapatos, kaya mura na. Kaya muli,
Hanggang dito na lang, maraming salamat sa pagsama sa araw-araw na ito. Basta hintayin nyo na lang, abangan nyo na lang yung Ukay Shoes na no edit challenge na yan. Tatry natin yan para may thrill naman itong pag-ukay-ukay natin. Kasi ilang lagi kasing content natin, kaya gusto ko maiba naman tayo. Magkaroon naman tayo ng mga challenge-challenge na yan. Muli, ito si Martin Chongson na nagsasabing, harapin ang liwanag, talikuran ng anino. Mayo kayo at magparami! Puntahan nyo na ito, ang daming solid. Hindi lang mga sapatos, kundi mga damit. Hindi ko lang pinakita kasi nga, sapatos talaga target natin. God bless sa inyo.